Guys, tunghayan po natin si Doc Willie Ong ang kanyang kalagayan. Tuesday ba? Dahil yung result, biopsy next day. Kuha agad. Tapos pinadala pa dugo ko for genetic testing abroad. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, very, marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big, na inipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat. Alam mo, nasa loob pa ng inferior vena cava, naipit pa yung puso ko. Puso ko, nakapisa yung right atrium. Kaya siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yun yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at wala akong risk factor. Tsaka wala kaming laya. Tsaka hindi lang yun, nagtago sa bahay. Diba, hindi ko sabihin sa bahay. So, nagtago siya. Malaki. So, pag doon, anytime will die. Dito siguro, we'll see. Pero ako, kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay, okay na sa akin. At least, sabi ko sa inyo, hindi ako nasusto mali. Wala akong tinatago. Ba't ako tatago? Saan ko nakuha to? Tingin ko stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit konti na na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Kaya sobrang akong kayong mahal. Sobrang mahal kong Pilipino. Sobrang mahal kong magpangamahirap. Tapos nasabihan nila na hindi ako na ginagamit ko lang. Loko ko. Anyway, wala naman ako. I'm out already. I'm not. And, nilungkot ako. Una, pero hindi. Kaya nga ako na. May purpose pa ang Diyos. May purpose pa ang Diyos. And ang good news, kahapon na Wednesday, Sunday, Monday, Tuesday diagnosis. Wednesday, chemo na agad ako. Ito yung chemo. Dry mouth ako. Nag-chemo na agad ako. Pag-video ako, makakalpo daw ako eh. Maganda kita niyo may buka. Chemo ako. 3 days chemo. I wait 3 weeks. 3 days chemo. Pray. Nagagaling. Pero sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot. Medyo miracle. Medyo miracle dapat. Dapat labanan daw ang cancer.